Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat sa bagong taon na ito ng 2022. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 671 ng Wide On ng Ministry, araw po ng Tuesday, December 4, 2021. Yes, 2022. January 4, 2022. Yes, parang ba yung hangover yung nakalipas na taon? Yes, ang Ride On na ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Daba namin, O Diyos, ang napakasarap, malamig na simoy ng hangin. Isa sa mga kabahayagan, O Diyos, ng inyong pagkamalapit sa amin. Kung kaya't, O Ama, aming Diyos, Ikaw ay aming pinupuri, winawalhati, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw, Panginoon, ang siyang manaig sa aming mga puso at isipan at buhay. At Ikaw ay aming muling makadaupang palang sa napakagandang araw na ito kaloob sa amin. Nararapat lamang, O Diyos, na kung saan ay lahat na ipagkakatiwala sa inyo. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu na sumasamin. Ikaw na siyang Emmanuel ng aming buhay. Ikaw na nakalipas, Ikaw na pangkasalukuyan at gayon din panghinaharap, the Alpha and Omega ng aming buhay. Dulutan mo kami, Panginoong Diyos, ng pagkaunawa, karunungan at kaalaman, gayon din ng maayos magandang internet at signal. Lahat ito, Panginoong Diyos, iniaalay po namin, pinagkakatiwala po namin sa tanging pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen sa Panginoon. Tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito. Are lifted to you.
Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, you seek for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What could I give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess is this life you've given, and that's what we give to you, oh Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, oh, offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Yes, purihin natin ang ating Panginoon sa gospel song na ito. I offer my life. Di ho ba nararapat na ialay natin ang ating mga buhay, panahon at lahat sa Panginoon nitong 20 at 22 na ito? Yes. Tayo po ay dumako sa ating pagtalakay na kung saan tayo nag-ending kahapon na isang bersikulo ay dun tayo tatalakay sa umagang ito sa ating napakahalagang gawain. Na ito po ay masumpungan natin sa unang sulat ni Apostol Pedro, kabanat ng isa, talatang lima. And of course, we indeed acknowledge materials that we are using. The King James Version, Magandang Balita Biblia, Salin, Full Life Study Bible Version, and some available inspirational or reflective thoughts na ating pong nababasa. Pero higit sa lahat ay mula sa Kanya na pinanggagalingan ng knowledge and wisdom and even the sufficiency of understanding and the ability of putting into practice and even to share what uttered words being shared to us. At ito po ang sinasabi ng isang verse na ito. 1 Peter chapter 1 verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Sa Tagalog version, sapagkat kayo'y sumasampalataya
Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng panahon. Pilarin sa pagbabasa ng isang verse na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Nitong buwan ng January ay mga tinatalakay natin ngayon ay mga inspirational na mga thoughts. While preparing ourselves in our journey this 2022. At ano yung mga bagay na kung saan ay maaari na makatulong sa atin? Kung kahapon ang ating pong tinalakay ay hope for 2022. And today's reflection, which has to do with hope for God's care and salvation for 2022 and beyond. Hope for God's care and salvation for 2022 and beyond. Ngayon, dito po sa particular verse na ito na sinabi ni Pedro, na kung saan ang bagong taon na meron tayo sa kasalukuyan, yan ay bahagi lamang ng kanyang tinutukoy na in the last time, sa katapusan ng panahon. Hindi ko alam kung nasa kalagitnaan na tayo. O tayo ay lumampas na sa kalagitnaan ng kabuuan ng panahon. O dili kaya tayo ay malapit na. Doon sa ipinangako, itinakda ng ating Panginoon na kawakasan ng lahat. Gayon din ang kanyang muling pagdatal sa ating kalagitnaan. Pero ang mahalaga, we have a God revealed in Jesus Christ na patuloy na nagigipag-ugnayan sa atin, kumikilos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. And with all the available revelations, provisions and promises, teachings as per written or speculated in the Old Testament and even in the New Testament, aside from all existing reflections, amidst of the past diversified context na ating pong dinaanan sa nakalipas na panahon, pero ang mahalaga, we have a God of time and space. We have a God na sumasalahat ng dago, pinakamarunong at pinakamakapangyarihan sa lahat. And we have a God na merong tumpak na plano para sa buong mundong ito at sa buong sangkatauhan. Ngayon, tayo ay
nasa pasimulain ng 20 at 22. Di ba kailangan natin ng pag-iingat? Ang pangangalaga at pagliligtas ng ating Panginoon sa atin. Sa mahabang lakbayin na ito na atin pong haharapin. Hindi natin alam kung ano ang magiging kaganapan bukas at sa iba pang mga araw na darating. Bagaman na alam natin na meron hong mga kaganapan. Nasa ayaw natin at gusto natin ay haharapin natin. At yan ang kagandahan ng buhay na buhay. Brinyon, nandun pa lang tayo sa pasimulan ng 12 months, 52 weeks, at gayon din ng 365 days ng 2022. At ilang oras yan na ating pong haharapin? 8,760 hours. At ilang minuto, 525,600 minutes. At ilang mga segundo, 31,536,000. E narito pa lamang tayo sa pangatlong araw. Pero lahat ng yan ay naniniwala tayo na kakayanin natin na haharapin. And we need the continuing hope from the Lord. Hope for God's care and salvation. Not only for this year at 2022, but even beyond. Kaya nga, napakahalaga yung sinasabi ng verse 5 na ito, ng chapter 1 ng 1 Peter. Yung mga salita na kanyang binitiwan, kept by the power of God through a faith. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. And that we have to claim and declared. Na palagi na kung saan ay maisiksik sa ating isipan at gayon din sa ating mga puso ay dumaloy. Na magbibigay ng inspiration, na makapagbibigay po ng encouragement, motivation. Makapagbibigay lagi ng enlightenment. Even the hope to face this troubled world, to face this challenging world, to face whatsoever difficulties, trials, storms, and even the current global pandemic that the world is experiencing like you and me and all others. At salamat na lang sapagkat tayo ay kabilang sa mga masugid na sumasampalataya kay Jesus
Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po itong particular verse na ito na kung saan ay ipinipresenta po sa bawat isa sa atin. Ang ilang mga bagay na kung saan ay katotohanan na atin pong mapanghahawakan patungkol sa seguridad, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa patuloy na pangangalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. And indeed, this particular verse na nagbibigay sa atin ng particular din na mensahe na kung saan ay umaangkop sa ating kapanahunan. Hindi lamang sa kapanahunan ng nasabi ito na isulat nito ni Apostola Pedro, but even in today's world, mga ka-ride on sa Panginoon. Ngayon, kung ang panahon na iyon, nang dahil sa napakarami na kung saan ay kanilang nararanasan na mga tinatawag na mga intense persecution. Mga karaydon sa Panginoong Diyos, sa panahon na ito ng 22 and beyond, what intense persecution and even difficulties and sufferings and challenging times that we are to face for? We don't know. But we have that such advanced perception, perceptiveness. Hindi nga natin alam ang mangyayari sa bukas, pero alam ng Diyos. At alam din ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin para tayo ay patuloy na kanyang maingatan at mailigtas. Sino ba naman ang ayaw na maingatan at mailigtas ng ating Panginoon? Ngayon, ano ang mga ilang katotohanan na nakabatay dito sa verse na ito? Unang-una, believers in the Lord that Jesus Christ are being kept, protected. Being saved, mga ka-ride on sa ating Panginoon. Tayo na mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay tayo po ay nakatitiyak na kasi siguro sa ating sa patuloy na pag-iingat, pagliligtas ng ating Panginoon. Dahil tayo ay sumasampalataya sa Kanya. But how about the others, non-believers? Well, ang pag-iingat, pagliligtas ng ating Panginoon ay always available din para sa lahat. At dito ngayon po nga, Pastor, that we as Christian believers, we have the duties and responsibilities, we have the ministry that we ought to do, to extend this salvific care in acts, the saving grace of the Lord that Jesus Christ to the people. Well, mga karaydon sa Panginoong Diyos, tayo po ay nakatidiyak.
sa pangangalaga, sa pag-iingat, pagliligtas ng ating Panginoon. Kanino? Well, against all evil forces na maaaring sumira, magwasak sa ating mga buhay. Na maaaring sumira at magwasak maging sa ibang mga nilikha ng ating Panginoong Diyos. At gayundi na maaaring sumira sa buhay natin upang tayo ay panghinaan, upang tayo ay palamigin sa ating so intimate relationship with Jesus Christ. Para siya sirain yung nag-uugnay at gayon din yung ginagawa ng Panginoon na pag-iingat at pagliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya nandito ngayon ang challenge ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung papaano ikaw, ako at tayong lahat ay patuloy na pangalagaan ito, na dinidiligan ito, pinapatatan, pinalalago at pinamumunga. Nang sa gayon, lapit-lapitan man tayo ng kasamaan, lapit-lapitan man tayo ng mga temptations dulot ng paggilos ng kalaban ng Panginoon. Mangingimi siya. At maaaring sasabihin niya na hindi ko kaya to. Ang laman ng isip nito ay salita ng Diyos. Hindi ko kaya ang puso nito sapagkat nakaluklok si Jesus at gayon din ang banal na Espiritu. Hindi ko kaya ito sapagkat mapanalanginin na tao. Baga sa halip na siyang makuha ko, ako pa ang kanyang makumbert. Diba? Pero gustong-gusto ng kalaban na kung saan ay pinapaligiran maging yung mga matatag na lumalago sa pananampalataya. Nagbabaka sakali. Baga merong pagkakataon na kung saan sa kanyang patuloy na pag-atungal, sa kanyang patuloy na kung saan ay gumagawa ng kaparaanan ay baka maaaring siya ay makasila pa. Ngayon nga, ito ay napakahamon sa bawat isa din. Na nitong bagong taon na ito ay lagi ho sana na kung saan ay advance tayo sa ating preparation, sa ating watchfulness at sa ating mga pagkilos at gawain na uukol sa Diyos. Upang hindi tayo kanyang mapanguna. Well, ano sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat kay Timoteo sa kabanatang 4, talatang 18? And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto His heavenly kingdom. To whom be glory forever and ever. Amen. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. You see the scope of God's saving care and a saving act sa bawat isa sa atin. Magpakailanman. Kaya nga ho sa buhay natin, kinakailangan din na
magpakailanman din ang ating katugunan sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, na kanyang pangangalaga, na kanyang pagliligtas, at yan ang patuloy nawa na maisiksik sa ating isipan at puso na nagbibigay sa atin ng iba yung pag-asa. We join the Apostle Paul dito sa kanyang sinabi na ang Panginoon ang magliligtas sa atin sa lahat ng kasamaan. At siya rin na kung saan ay magiging kaakibat natin mula sa nakalipas at gayon din sa kasalukuyan, gayon din sa panghinaharap hanggang doon sa makamtan. Ang kaharian sa langit na kanyang inihanda. Gayon din na sinasabi doon sa Jude, talatang 24 hanggang 25. Na ito ay madalas na ginagamit din sa benediction. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. We have to claim that, we have to declare that, and we have to receive that always. That very important benediction na sa kanya na makapag-iingat sa atin upang sa ganon ay hindi tayo magkasala, at gayon din na kung saan ay makapaghaharap tayo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang banal na kaluwalhatian. Sa nag-iisa o nag-iisang tagapagligtas natin na Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang kinilala natin, na siyang tinanggap natin, isinabubuhay natin at ibinabahagi natin araw-araw, walang iba si Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas natin, na siyang tagapaggalob natin, na siyang tagapagpagaling natin, na siyang umaaruga, nagmamahal, nag-iingat, nagliligtas sa ating lahat. And because of that, lahat ng kapurihan ay ibinabalik natin sa ating Panginoong Diyos, at lahat ng karangalan ibinabalik natin sa Kanya, ang lahat ng kadakilan ibinabalik natin sa Kanya, at gayon din ang lahat ng kapangyarihan. Patuloy natin kinikilala na mula pa noong una at ngayon din at gayon din sa panghinaharap magpakailanman. Yes, He will always be the hope na siyang kailangan natin. Hope for God's care and salvation for 2022 and beyond. That we include His continuing protection, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang po sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, kundi by the power also of our Heavenly God.
sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At iyan ay maasahan natin sa lahat ng panahon. Pangalawa na katotohanan na kapailalim dito sa particular verse na ito, pertaining to that essential condition as being required for God's protection, for God's care, protection, and salvation. At diyan pumapasok yung pananampalataya. F-A-I-T-H. Kaya napakahalaga po yan. Ang usapin ng pananampalataya meron tayo sa Panginoon. Sapagkat yan ang siyang nag-uugnay sa atin sa Kanya. At diyan din na kung saan ay dumadaloy ang ating pag-asa for the continuing keeping of God for us by His grace, by His love, by His power. Kaya napakahalaga po ang pananampalataya ng bawat isa sa atin sa ating Panginoon sa Kristo nitong lakbayin natin na 2022. If we really want to be cared for, to be protected for, and to be saved for by the power of God in Jesus Christ, pananampalataya na kung saan ay inaasahan niya na buhay. Pananampalataya na kung saan nakakahawa. Pananampalataya na kung saan nangungusap. Pananampalataya na kung saan inaasahan sa bawat panahon. Hindi lamang pananampalataya sa nguso, kundi gayon din sa puso at gayon din sa pang-araw-araw na gawa. Ano sinasabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Pananampalataya na kung saan pinagyayaman sa araw-araw. Pananampalataya na pinatatag sa araw-araw. Pananampalataya na pinayayabong sa araw-araw. At gayon din pananampalataya na kung saan nakikita ang gawa nito at gayon din ang impact nito at hawa nito sa mga tao. And that is the so-called the living faith in the Lord Jesus Christ. And that is so-called the contagious faith in the Lord Jesus Christ. The influencing of faith in the Lord Jesus Christ that can even transform church and society. That even can transform people and communities. And even family, the whole world. Na kapag pinagsama-sama natin ang ating pinapananampalataya kay Jesus na mayroong gawa. Napakalaki, napakalawak na nagiging impact at nagagawa nito. Well, nasa pasimula tayo ng bagong taon, mas marami pa di hamak. Ang bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, at bawat araw, at bawat buwan
at ang kabuuan ng taon na ito. That we have to grab every opportunity of doing good, of doing what is due for the Lord, of doing what is in accord and expectations and demands of our relationship in the Lord that Jesus Christ through that living faith that we have sa Kanya. Yes, we need a continuing living faith in the Lord that Jesus Christ as our Lord and Savior. Kaya nga ho, ang pananampalataya niya, merong kaakibat na pangkasalukuyan at panghinaharap na responsibilidad na ating pong gagawin while enjoying this hope for God's care, protection, and salvation. Mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos. Thirdly, nakatotohanan, nakabatay sa verse na ito. It has to do, my brothers and sisters in the Lord, mga ka-ride on sa Panginoon, the ultimate goal of God's care, protection, and salvation. Ang pinaka-ultimatum na kung saan ay layunin ng pag-iingat, pagproprotekta at pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating mga pananalig, pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya na kung saan ang Kanyang ultimate goal ay ang kaligtasan mo. Ang kaligtasan ko, kaligtasan natin lahat, kaligtasan ng bawat bansa, kaligtasan ng buong sangkatauhan. Kaya nga ho, yung sinasabi ng verse 5 na yan, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaan, ihayag sa katapusan ng panahon. It must be a continuing salvation to its finality na siya ang makagagawa niyan. Napakahalaga yan, mga karaydon, sa Panginoong Diyos. Ang kaligtasan na tinutukoy dito ni Apostol Pedro na kung saan ay pumapatungkol sa kaligtasan mula sa nakalipas, sa pangkasalukuyan at gayon din sa panghinaharap. Towards that finality of salvation. Mga karaydon sa Panginoong Diyos. Well, anong naisabihin niya? Upang sa ganun pagdating ng takdang panahon na yan, mapapasa atin niya yung tinatawag na kung saan ay inheritance in heaven. What we have in this earthly world, temporal. Pero merong pangwalang hanggan na siyang pinakakaasam natin na sa takdang panahon, nawa bawat isa sa atin ay talaga naman na kung saan ay ma-obtain natin nitong inheritance in heaven. Kaya nga ho, sa daigdig na ito, pansamantala tayong naninirahan. Bagaman pansamantala, gawin natin ang pinakamabuti. Hindi lamang not for a year 2022, but even beyond
till that finality of God's time and space. So that in the finality of time and space, in God, the Father, the Son, the Holy Spirit, that finality of salvation will be finally offered to each one of us as obtainers of that inheritance in the heavenly realm. Makakaray doon sa ating Panginoon Diyos. Kaya anong sinasabi nitong si Apostle Pablo Pedro doon sa chapter 1 ng 1 Peter verse 4. To an inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Napakaganda na mga salita na kanyang sinasabi. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan. Di masisira at di akukupas ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, hindi lamang na kung saan ito'y patungkol sa kaligtasan, kundi patungkol din sa kaligtasan ng alin? Ng ating mga souls, ng ating mga kaluluwa. At anong sinabi ni Pedro doon sa verse 9 ng 1 Peter chapter 1, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls, S-O-U-L-S. Sapagkat inaani na ninyo, ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Pulihin natin ang Panginoon. Ano nga naman ang aanihin ng pananampalatayang walang gawan? Eh di wala. Pero kung pananampalataya na kung saan, ay alaga naman buhay at merong kasamang gawa ukol sa Panginoon. Tunay nga naman na magbubunga at aanihin natin hanggang wakas. Hanggang sa katuparan ng ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Ano sinasabi doon sa Psalms 27 verse 1? Natin pong panghawakan din. Nitong 2022 and beyond. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Well, yan ay mula sa New International Version. Tanglaw ko si Yahweh. Aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Maari po ba natin yan panghawagan nitong 2022 and beyond. Ibig sabihin nun, kung tayo ay nasa sa Kanya, na siyang ating patuloy na tanglaw ng ating buhay, na siyang kaligtasan natin sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwin, mayroon man mga nakakataagot na mga pangyayari, mga sirkomstansya, nasa makabal na paligid natin. Iba-iba na mga banta, iba-iba na kung saan ay mga mangyayari. But because of our steadfast faith in the Lord that Jesus Christ, He being our light and our salvation, maaring nakakaramdam tayo ng takot,
pero mapagtatagumpayan natin. Maiibsan tayo na mas dumadaloy ang nararanasan natin na kagalakan, kapanatagan at kapayapaan mula sa Kanya. Because we have a living God in Jesus Christ na patuloy na sumasatin, providing us the light, the salvation, the care and protection we need every day. Makakaasa tayo sa Kanyang pag-iingat, sa Kanyang protection at pagliligtas. Kaya naman, sa gitna ng takot at agam-agam, na pagtatagumpayan natin sapagat Siya ay suma sa atin. Yes, mga karaydon sa Panginoong Diyos, hope for God's care, protection, and salvation for 2022 and beyond. Napangawakan natin ang mga katagang ito. Meron akong nabasa na kung saan ay meron siyang isang maikling quotation. Mula kay Kirk Cameron, na siya isang American actor, director, and Christian evangelist. Sinasabi ng document na ito, Kirk is best known as a lovable teen heartthrob, Mike Saber. Of the award-winning series Growing Pains, he entertained audiences worldwide as the charming troublemaker. He is also known to many Christians as Buck Williams from the Left Behind films based on the New York Times runaway best-selling novels by Tim Leahy and Jerry J. Kings. But much more noteworthy that his acting career was his conversion to Christianity. Kirk was not raised in the church going home and describes himself as a devout atheist from a very young age. By the age of 14, he was so convinced that there was no God that he laughed at those who thought there was. But that all changed one afternoon as he sat in his sports car pondering the first gospel message he had ever heard. Kirk continues to be actively involved in quality family entertainment and travels throughout the country. Yes, siya ay nanirahan dyan sa Southern California, making the most of every opportunity to further the gospel. He speaks in schools, churches, and at community events. He is also a producer and host of The Way of the Master television series and radio program. Itong si Kirk na ito, meron siyang asawa, Giselle, at meron silang anim na anak. Kung saan nakatira sila dyan sa bandang Southern California, USA. Bakit ito sinasabi ito? Mula sa isang pagiging atheist at sa mundo ng media, sa mundo ng television, sa mundo ng arts. Pero walang imposible sa Panginoon sapagkat siya na-converte, siya ay na-born again sa isang kaganapan na kung saan di makalimutan ng kanyang buhay. Na tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, na siyang naging daan mabago ang kanyang buhay. Na naging daan upang ang kanyang talento meron siya ay kinakasangkapan siya ngayon ng Panginoong Diyos. Hindi lamang sa mga paaralan, hindi lamang sa mga eskwelahan, hindi lamang sa mga community events at sa iba pang mga dako at kaparaanan.
to share ang kanyang testimony upang may share ang kanyang ang gospel ni Lord. Kaya nga ho ang kanyang nabanggit na isang maikling katagat. In connection dito sa ating tinatalakay, ang kanyang sinabi at akin pong hiramin, there is nothing more important than your eternal salvation. There is nothing more important than your eternal salvation. Tama ang kanyang sinabi. Eternal salvation from the Lord that Jesus Christ na kanyang pinaniniwalaan, na kanyang tinanggap at gayon din na kanyang ipinamamahayan. Well, mga karay doon sa ating Panginoong Diyos, hope for God's care, protection, and salvation for 2022 and beyond. Let us continue to claim this, declare this, and even putting into practice and share sa lahat ng ating nakakadaupang panan sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, everybody will say amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po ng marami sa laging bukas at available na pag-iingat mo at gayon din ang iyong protection at pagliligtas, Panginoon, at ang iyong laan na buhay na walang hanggan. At gayon din ang dakong banal na laan mo din sa bawat isa sa amin. Be with us, O Lord, that Jesus Christ, for this whole year 2022 and even beyond. We claim, we declare, O Lord, that Jesus Christ, the true faith in Thee, we can have this care, protection, and salvation, and even your promise, heavenly realm. The mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin ng pagpapasalamat. Lahat magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay ating pong pasinayaan na batiin, ipanalangin ang mga kapatid natin na kung saan ay birthday nila sa araw na ito. Ang kapatid na Nestor Neri ng Culion, Palawan. At gayon din ang kapatid na Kiwal Milya ng Kalasyao, Pangasinan. Corpus May ng San Mateo Isabela. Gayon din ang kapatid na Janice Tabiando Kaoli ng Anda, Pangasinan. Reynel Tangonan. Pastor George Stephen ng Rawalpindi, Pakistan. Gayun yung kapatid na Divina Parungaw. Diaconal Minister Jigs Rapanot. Pero ang kanyang pangalan ay Diego Rapanot. Ito yung kapatid natin na mula dyan sa bandang Crece Martires City, Cavite. Isa sa mga laikong leader dyan sa bandang Ciudad de Dina Village, Methodist Church, Crece Martires City, Cavite. Na kapag makita ito ay lagi na kung saan ay nagsasabi ng arigato. Tapos gaganon siya, arigato. At gayon din ang Pastor Joshua Bawan, Balanga City, Bataan. Gayon din kahapon, nais kong
Batiin din ng kapatid na glorified Beth Acevedo na nasa langit na. Yun ang Acevedo, nakatira dyan sa Project 7 na Quezon City. Well, napaka-importante na siya alalahanin din sapagkat isa ho ito sa napaka-aktibo at masipag na laigo namin. Nung panahon na kung saan ay destino kami dyan sa Tugod Samaritan United Methodist Church, Quezon Avenue, Quezon City, sa loob po ng 7 years. Mula 1994 to 2001. Yes. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Waming Ama at aming Diyos, kami po ay nagigi-birthday sa mga kapatid na ito na natukoy ang kanilang mga pangalan. Pero hindi lamang sila, o Diyos, kundi lahat pa ng may birthday sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa ibang-ibang bansa sa buong mundong ito kasama na Lord. Lahat ng mga sanggol na isinilang sa araw na ito. Salamat po sa bawat buhay nila, sa bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, at gayon din, Panginoong Diyos, salamat sa mga nagdaang mga taon, lalo ng nakalipas na taon, sa kanilang buhay, Panginoon. Yes, Lord Jesus, nitong bagong taon na ito, patuloy mo sila, Panginoong Diyos, na pag-iingatan, gabayan at pagpalain. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang kanilang protection, ang kanilang inspiration, ang kanilang kalakasan, ang kanilang katagumpayan, Panginoon. Bless them, O Lord, Jesus Christ, all the way. Be with them always. May you always be their inspiration, their courage, their strength, their confidence, O Lord Jesus Christ, and more, 365 days per year, na kanilang matatanggap pa mula sa inyo, with good health and wellness, with victories, successes, and manifold continuing blessings. Bless the family they belong, their work that they are doing, the ministry na ginagawa ng mga lingkod mo, kadulad ni Pastor George Stephen Jan sa bandang Rawalpindi, Pakistan, at gayon ni Diaconal Minister Jigs Rapanot ng Presa Martires City, at ang Pastor Joshua Bawan ng Bataan. Niyo pong pagpalain ang kanilang mga ministeryo at gayon din ang kanilang mga pangunguna paglilingkod. Matugunan, Panginoong Diyos, lahat po ng pangangailangan ng mga kapatid na ito. O aming Ama, daming Diyos, gayon din ang pag-alaala sa kaarawan kahapon ng kapatid na Beth Acevedo na naririyan na sa langit. Salamat po, Panginoong Diyos, sa kanya naging buhay na makabuluhan at naging pakinabang sa lahat ng kanya nakadaupang palad, sa iglesia, sa kanyang kinabibilangan na pamilya at gayon din sa lipunan kanyang ginagalawan. Lord Jesus, maging ang mga sanggol na isinilang sa araw na ito at gayon din sa mga lumipas na araw. Patuloy mo, Panginoon, na sila'y pagpalain at pangunahan. Lumagi sila na kaaya-aya, na sa kalaunan ay meron silang takot pananampalatay sa iyo. Bless the family they belong at gayon din ng mga batang ito ay lalaki na matipuno ang kanilang mga pangatawan, na sila, Panginoong Diyos, ay lumaki na mabubuting mamamayan at mananampalataya, na makatatapos sila ng pag-aaral. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay magkakaroon sila ng maningning na kinabukasan
Sa tanging pangalan ng Jesucristo, ito po ang aming panalangin sa bawat isa sa kanila. Lahari magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka daw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Ho! Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Nagpapasalamat kami Ama sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwina. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan po natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. Gaya din ang mga sanggol ni Sinilang. Purihin natin ang Panginoon, i-cheer naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Hallelujah! Praise the Lord! Amen at amen sa Panginoon. Tayo po'y dumako sa ating mga panalanginan. Kung mayroon po kayong mga prayer requests, i-type nyo lamang at nyo pong isent, mga karayon sa Panginoon. Gayun din kung birthday nyo ngayon, o kaya isa sa inyo muna sa inyong mga pamilyang kinabibilang, kaibigan man, sino man siya na birthday nyo ngayon na pwede nyo i-type. Batiin at mamaya ay makita po natin at atin po silang ipanalangin at awitan. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At meron ba tayo na kung saan ay meron ba tayong mga dapat na ipanalangin natin sa pagkakataon na ito? Yes. Mula sa kapatid na Virginia Balingin ng kabatuan na Isabela. Likewise, Bishop, God bless you, always include us in your prayer. A bright, victorious, glorious, great days will be in our 2022 year come. Thank you, Bishop. Welcome, thank you rin. O aming Ama at aming Diyos, nabuhay at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, winawalhati o Diyos, sa buhay ng kapatid na Virginia Balingi dyan sa bandang kabatuan Isabela and the whole family, Panginoong Diyos, ng mga Balingi. Ano man, Panginoon, ang nilalaman ng kanilang prayer request, batid niyo, Panginoon. May you always be their guide in their day-to-day life, their inspiration, their upliftment, their empowerment, their hope, their protection, guidance, and even you being their provider for good health and wellness.
and manifold blessings they need every day. Bless each one of them. Bless their livelihood, their faith, and spiritual life, Panginoon. May this year, O Lord, that Jesus Christ to all of them and to each one of us, a bright, victorious, and glorious greater days. O aming Ama at aming Diyos, and that we claim and we declare. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, yan ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Gayon din na kung saan ay mula kay kapatid na Wela Abizamis. Sila po ay kanib ng Bagong Baryo, United Methodist Church, Barangay Bagong Baryo ng Caloocan City, Metro Manila. Na kung saan ay kanyang sinabi, wala nang mas nakakatakot pa na makita mo yung anak mo na nag-aagaw buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito ba yung kanyang anak? Angels are real, ang kanyang sinabi. So, ibig sabihin ay merong karamdaman ng kanyang minamahal na anak. Ano? Islash. Islas ang pangalan. Yes. Pamilya na kung saan ang mga Bisamis na isa sa mga supporting members ng church na yan. At si Wela ay isang business woman. Diyan sa Batang Divisoria at gayon din sa Marilao, Bulacan at gayon din sa Batang Caloocan City. At gayon din kanilang pamilya ay they have their own bakery. O aming Ama at aming Diyos, dalangin po namin ang buong pamilya ng mga Bisamis. Partikular itong kapatid na Wela Bisamis, gayon ang kanyang asawa, ang kanyang buong pamilya, mga anak. At umasa kami, Panginoong Diyos, na kung saan anuman ang pinagdadaanan ngayon ng kanyang minamahal na anak, Panginoong Diyos, na itong si Islas, na kung saan ay kailangan po nila ang inyong pamatnubay, kalakasan, kagalingan, Panginoong Diyos. At ang kanilang baigting na pag-iusap upang ang pamilyang ito ay samahan sa panalangin. Tunay, Panginoong Diyos, na Ikaw at tanging Ikaw, Panginoong Diyos, ang makapagbibigay po ng ibayong pag-asa na mapanghahawakan nila sa panahon na ito at gayon din sa lahat ng may karamdaman. Lord Jesus Christ, nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, na inyo pong hipuin ng kanyang anak upang kanyang maranasan, Panginoong Diyos, ang kagilagilalas na mahiwalang pagkilos mo sa kanya sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu upang ang anak na ito ay mapasiglang kanyang pangatawan, mapatibay at gayon din na manumbalik ang kanyang kalusugan at igit sa lahat, Panginoong Diyos, ang kanyang lubos na kagalingan. Makarecover siya ng tuluyan, Panginoon, at gayon din na kung saan ay mapatatag at maging maayos ang pangangatawan at kalusugan at gayon din, Panginoong Diyos, napagpalain mo ang pamilyang ito. Magi ang kanilang mga pangailangan at gayon din ang kanilang mga businesses na ginagawa at gayon din ang kanilang pakikibahagi sa iglesia ng kanilang mga pananampalataya, ng kanilang mga buhay, panahon at resources.
Yes, Lord Jesus Christ, ikaw po ang siyang patuloy na yumakap magpala sa kanila sa lahat po ng aspeto. And that we claim and we declare the mighty name of Jesus Christ sa aming panalangin na ito, na inyo pong pairugan. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. Gayon din, O Ama at aming Diyos, sa mga iba pa na mayroong karamdaman katulad po, Panginoong Diyos, ng mga cases ng pandemic na ito. Lahat po ng laman ng pagamutan, quarantine facilities at gayon din sa mga tahanan na mayroong mga nakaratay sa banig ng karamdaman. San man sila naroroon sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang bansa. Lahat sila, Panginoon, pinapanalangin namin. Nanditong bagong taon na ito, Panginoong Diyos, makakaranas sila ng kaginhawaan sa kanilang mga pakiramdam, ng kapanatagan, ng kapayapaan at kagalakan. At gayon din, Panginoon, ang haplos ng iyong pagmamahal, ng iyong pagpapagaling upang sila makarecover, mapanumbalik ang kanilang kalakasan at maayos na kalusugan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, Panginoon. Palain mo ang kanilang mga livelihood. Matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Ang pananampalataya sa iyo at spiritual na pamumuhay maging higit na pangunahin sa kanila, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, pagbalay mo lahat po ng mga pagamutan, lahat po ng mga institusyon patungkol sa medika, Panginoon, gayon din ang mga medical frontliners. Kasama na rin, Panginoon, ang mga uniform frontliners sa mga kapulisan, ang mga military at gayon din ang mga essential frontliners, mga spiritual frontliners ng mga churches. Mga kapasturan at gayon ang mga laiko, mga kaanib, mga pamilya. At sa lahat pa ng mga frontliners sa ilalim ng gobyerno at gayon din sa pribada, sa akadim, sa iba't ibang departamento at gayon din sa mga paaralan at sa iba pang sectors, O Lord Jesus Christ. Dalangin na yung Panginoon ang ipatuloy na protection, pagliligtas, pag-iingat. Ang katagumpanyan, Panginoon, sa lahat po ng gawain, mga programa at proyekto, mga misyon at ministries. Nangayit sa gitna ng pandemic, Panginoong Diyos, nandun pa rin ang tapang lakas loob. Kasigasigan, Panginoon, sa paglilingkod. Lord Jesus Christ, dalangin po na. For the soonest flattening of the curve of this pandemic in the Philippines and even in other nations in the world. At gayon din, Panginoon, ng di natitinag na walang katapusan na aming sama-samang panalangin. Para naman, O Diyos, ay magwakas na ng tuluyan itong pandemyang ito. Marapatin niyo at loobin, Panginoong Diyos, sa pamagitan mo, sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Pagpalain mo, Panginoon, mga kaganapan ng mga vaccinations sa iba't ibang dato. Pagpalain mo ang buhay ng bawat tao, Panginoon, maging ang kanilang mga kabuhayan. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang mga vaccinators. Pagpalain, Panginoon, ang paparating na halalan, Mayo 2022 sa Pilipinas. Dalayan po namin, Panginoon Diyos, ang malaya, malinis, karapat-dapat, makatarungan, mabayapa, matagumpay na halalan, Panginoong Diyos, na wala husan ng bahid na pandaraya.
at kaguluhan. Kung meron ang gagawa Panginoong Diyos, kayo na pong bahala sa kanila, ang nararapat sa kanila. Huwag niyong hayaan, Panginoong Diyos, na kung saan madungisan ang dignidad, ang kasagraduhan ng halalan na ito. Upang ang mailuklok, Panginoong Diyos, ay yung naaayon sa iyong kalooban at gayon din sa mayoryang resulta ng pagboto ng bawat lehitimong butante. Pangunahan mo, Panginoong Diyos, ang COMELEC sa mga commissioners, sa mga staff at gayon din mula sa nasyon hanggang sa mga rehiyon at gayon din hanggang sa mga LGUs sa lahat po ng kakasangkapanin ng mga parapernelya. Mga balota, makina at gayon din mga tao na kakasangkapanin at gayon din ang mga lugar. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na ang COMELEC na ito sa kabuuan ay pumagit na at walang kinikilingan prinoprotektahan. Kundi patas, Panginoong Diyos, para sa bansa at para sa buong mamamayan. Para sa ikabubuti, ikakaayos, ikauunlad ng bansang Pilipinas sa kabuuan. Marapatin niyo, Panginoon. Lord Jesus Christ, sa mga nawalan ng mga hal sa buhay dahil sa pandemya at gayon din sa iba pang kadahilanan, may you always be their inspiration, their upliftment, their comfort, their strength, their hope, and blessing, O Lord, that Jesus Christ, in this time of pain and sorrow. At sila, Panginoon, na kung saan ay lumarga na sa daigdig na ito. Pinagkakatiwala po namin ang kanilang mga katawan, espiritu at kaluhan sa iyong mga kamay, sa iyong pangangalaga at paghahari sa kanila. O aming ama at aming Diyos, sa mga nangangailangan po ng kagalingan, dahil sila, Panginoon, ay nasa iba't ibang konteksto ng kanilang kalusugan. Katulad ng kapatid na Evelyn Usalia Castillo ng Solano Nueva Vizcaya, Gina Cerda Colibrina, at gayon din ng kapatid na Reverend Conrado Cruz ng Balanga City, Bataan, Desi Simon Iscondo at Mila De La Cruz Simon ng Ohio, USA, Marlene Simon Bautista, Enaidan Bautista ng Texas, USA, at gayon din kapatid na Nelia Ramones Mediana ng London, United Kingdom, at gayon din ang apo ng kapatid na Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia, si Hale Perez, at ang kanyang boyfriend na si Justin. At gayon din, Panginoon, ang anak ng kapatid na Imelda Apostol diyan sa bandang Dinalupihan na Bataan. Yes. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na anak ng kapatid na Pastor Bonnie Gondra na namatay yung anak na ipinanganak. Ang iyong banal na kaaliwan at kalakasan tugunan sa kanilang financial need. At gayon din ang kapatid na Don and Marina Petilo ng Malta, Europe. Para din sa kanilang kagalingan, Panginoon. Gayon din po aming ama at aming Diyos, kapatid na Leti Lacandazo ng Marilao, Bulacan. Reverend Dr. Marvin Solayo Delion ng Manena UMC ng San Luis, Pampanga. Kapatid na Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia. Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, USA. Ludi Estrella Alvarez ng Dinalupihan, Bataan. Crisanto Estrella ng Dinalupihan, Bataan. Gayun din ang kapatid na Belen Ilustrisimo Aligan na nasa stage 4 breast cancer.
Rodolfo Taclay ng Badok, Ilocos Norte, Pastor Adelia Agustin Valenzuela ng Qatar, Corazon Navarro, Rinaldo Navarro ng Balanga City, Bataan, Amelita Celestra ng Talim Island B, Nangonan Rizal, Pastora Elsa ng Cardona Rizal, gayon din ng kapatid na Florenda Roca Bernabe Nabua ng San Fabian, Pangasinan. Pastora Rose Toledo ng Puerto Princesa City, Palawan, sa kanyang panganganak nitong darating na February 2022. At gayon din ng kapatid na Army John Estrada Osalia ng Isabela, Panginoon. Lahat sila, Panginoong Diyos, na nasa iba't ibang sitwasyon, kalalagayang kalusugan, Panginoon, for our manifold prayer interceding, and that we claim and we declare and agree, O Lord, that Jesus Christ, for their complete healing and recovery, good health and wellness, and even for spiritual and financial provisions, O Lord, that Jesus Christ, marapatin niyo, Panginoon. Pagpalain yung pamilya na kanilang kinabibilangan, pagpalain yung kanilang mga kabuhayan, pagpalain, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pananampalataya at paglagong espiritual. Yes, O Lord, that Jesus Christ, pati na ang kapatid na Pebilin Len Carion ng Bacoor City, Cavite, sa kanyang haharapin na bar examination sa La Salle University, pasimula sa January 16, Panginoon. Yes, dalayan po namin, Panginoon Diyos, ang preparation ng napakahalagang bar examination sa lahat po ng mga katapos nang pag-aaral patungkol sa batas upang sila, Panginoon, ay maging legitimate at registered na sila ay maging mga lawyers. Pangunahan mo sila, Panginoon, na ang kanilang mga ginagawa na pagre-review, manatili sa kanilang mga isipan, may kintal sa kanilang mga puso, Panginoong Diyos, upang pagdating ng panahon, simula January 16 na pagharap sa mga sangkatutak na mga katanungan, dalangin namin, Panginoong Diyos, na dumaloy sa kanilang inyong karunungan, kaalaman at gayon din ang pangunawa at gayon din ng kanilang mga ni-review, ang kanilang pag-aralan, kanilang maala-ala, Panginoong Diyos, nang maging tumpak at maging maayos ang bawat kasagutan sa bawat katanungan. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay sila po ay makapasa at maging lehitimong mga lawyers. The mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Gayon din, Panginoon, na kung saan ay patuloy po na pagpalain niyo at pangunahan po lahat po ng mga nakikibahagi sa episode na ito ng Ride On Ministry. Alam niyo rin, Panginoon, ang kanilang kalalagayan sa kasalukuyan. Bless them all, O Lord, that Jesus Christ, the family they belong, they work, that they are doing the ministry na kanilang pinag-uukulan. And even their daily need ay matugunan, Panginoong Diyos. Patuloy mo sila ipagkalooban ng maayos na kalusugan at pangangatawan. Katagumpayan sa kanilang mga hanap buhay, paglagong espiritual at lalong tumitibay na pananampalataya. Ano man ang kanilang mga prayer requests, ano man, Panginoong Diyos, ang kanilang mga agam-agam pangangailangan, tulungan mo sila at pagpalain, Panginoon. Sa tanging pangalan ng Jesucristo, ito pong panalangin namin. Maging ang aming pakiusap na kami po ay samahan ninyo sa buong maghapon. Sa anumang gagawin namin at gayon din sa aming pagharap sa panibagong gabi at buong magdamag. Nang kami makapahinga, makatulog na maluwalhati at magising na malakas, may ngiti at may kapayapaan upang humarap sa panibagong pagkakataon sa bagong araw, Panginoong Diyos. Nataglay namin ang lakas ng loob, ang tapang at gayon din ng paninindigan at gayon din ang maktibo na paggawa na ikaw ang siyang naitatas, hindi ang aming mga sarili.
Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin, kasama po ang aming pagtatalaga ng aming mga buhay sa iyo. Marapatin mo, Panginoong Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give thee peace. Then in the Father, of the Son, of the Holy Spirit, everybody will say Amen. That benediction from Numbers chapter 6 verse 24. Mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kumusta ho ba kayo? Mga kapatid sa ating Panginoon. Kumusta ang buhay? Kumusta ang pamilya? Kumusta ang iyong mga trabaho? Kumusta ang iyong mga kalusugan? Kumusta, natutugunan ba ang iyong mga pangailangan sa araw-araw? Are we enjoying this life? Nitong pasimula ng bagong taon na ito. Ano ba yung ating napuporsi? Ano ba yung mga nakikinita natin na ating gagawin nitong bagong taon na ito? Ano ba yung mga clinic-claim natin, dinideclare natin para sa bagong taon na ito? Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, sa araw-araw natin mga pagtalakay, patuloy tayo na kung saan ay talaga naman marami tayong mga natututunan. Marami tayo na kung saan ay ating pong pinangahawakan sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. And may we continue to learn and learn and learn more and more mula sa Kanya. Sabi nga ni Nelson Mandela, meron siyang isang sinabi na isang powerful quotation. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And then education is the first step for people to gain the knowledge, critical thinking, empowerment, and skills they need to make this world a better place. Kaya nga ho, patuloy na mahasa ang ating mga isipan, ang ating mga puso, lalo tigit kung ang education na yan ay nakabatay sa ating pong pananampalataya at gayon din sa katuruan nakasulat sa banal na kasulatan. Hallelujah! Praise the Lord! Yes! Salamat po sa inyong presence, salamat po sa inyong panalangin, sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong mga pag-like, salamat po sa inyong pag-type ng inyong mga comments. Salamat sa inyong pagpano sa ating page, Bishop Lito Tangonan, at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Ride On Ministry, sinasabi araw-araw, God bless and protect us all always. To the power, the presence, the power, the acts of His Holy Spirit and His inspired words, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoon. Well, atin pong silipin ang mga comments na inyo pong ipinarating sa himpilan ng Rygon Ministry. Hallelujah at praise the Lord. Mula sa ating kapatid na Josie Rose Ibangalista Sullivan, kapatid natin dinawaran ng Bulaklak. Mula dyan sa bandang Maria Aurora, kaanib po ng Maria Aurora Methodist Church, Aurora Province. Hallelujah at praise the Lord. Shout out again at God bless Evangelista Sullivan family. Palapakan natin. Hallelujah at praise the Lord. Kanyang comment. Good morning. God bless us all po. Thank you. Likewise, with one emoji of prayer. Ganyan pala sa ating kapatid na Pastor Leonardo Dato dyan sa bandang Dubai. Shout out again mga Dubainians.
At gayon mga Pilipino sa ibang mga lahi dyan, ingat kayo dyan, pagpalain ka ng Panginoon at gayon, God bless that of family and even your ministry and leadership. Yes. At gayon din ang gabi-gabi, alas 7 ng gabi na Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 with invited speakers and prayer leaders. And with the leadership also of Sister Achi, Marianeta Pondon Chan sa bandang Cebu City. Hallelujah! God bless you all. God bless that family. Ministry, hallelujah! Ang kanyang comment, purihin po ang Panginoon sa panibagong araw ng muli po namin. Kayong mapapakinggan, Bishop Lito, Ate Jean and Lola Biyaya. Thank you very much. At purihin natin ang Panginoon. God bless you all, Chan. At gayon din, ang kanyang added comment, bagets na bagets po ang attire niyo, Bishop. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa buong taon na ito ay maging bagets tayo. Hallelujah, praise the Lord, amen sa ating Panginoon. Feeling young people, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. At gayon din, mula sa ating kapatid na Teresita Herman, kumusta kayo dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province, Region 1, Luzon? Yes, shall be dyan at Gables or Gables Herman Family. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, happy blessed morning a Bishop and family and to all our ride on ministry, God bless us all. Thank you very much at gayon din sa inyo na dyan with everything ng puso, prayer, yes. Gayon din mula sa ating masipag at magaling na Diakonesa, Diakonesa Ruth Tumicos, kumusta ka na? Mayong adlaw sa tanan, sa inyong lahat dyan, dagan salamat. Yes, shadow begin sa bandang Lanao del Norte, Mindanao. Yes, at gayon din, God bless you all, God bless Tumicos family and even your ministry and leadership to the church and society. Ang kanyang comment, blessed morning po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Lola Biyaya, Karaydon, ministry family and everyone. Thank you very much. Blessed morning din sa inyong lahat dyan. God bless you all. Please include in your prayers for God's healing from cup and call, guidance, protections, and peace of mind to Rere Castro. Yes, yun talagang pangalan niya, Rere. Ray Squared, Rere. Thank you and God bless you po. Welcome with emoji ng prayer. Prayer. Yes, hallelujah. Nilalapit po namin, Panginoon. Nitong kapatid na Rere Castro, Dios, sa kanyang kasalukuyan na kalagayan, pisikal at kalusugan, Panginoon. Inyo po, O Dios, na haplusin ang kapatid na ito at idampis sa kanya ang iyong mainit na pagmamahal. Gayon din, Panginoon, ang iyong pagkilos sa kanyang buhay. Upang sa ganun, Panginoon, ang kanyang pinagdadaanan ngayon na ubo at sipon ay malagpasan niya. Gumaling siya, Panginoon, ng lubusan. Maging maayos, Panginoon, ang kanyang pakiramdam, ang kanyang kalusugan, at gayon din ang daloy ng kanyang hininga. Matanggal, Panginoong Diyos, anumang pinag-uugatan ng kanyang kap at call. Ikaw, Panginoong Diyos, ang kanyang patuloy araw-araw na mag-iingat sa kanya at gayon din na magprotekta sa kanya at gayon din na kung saan ay magkalob sa kanya ng kapanatagan at kapayapaan kailangan niya. Lord Jesus Christ, bless the whole family of Castro. At gayon din ang prayer requester Diakonesa Ruth Tumicos. In the mighty name of the living God in Jesus Christ, we claim and we declare and agree that our manifold prayer interceding inyo pong pairugan. In Jesus' name we pray, amen at amen sa Panginoon. How are you, my dear? Violeta Saturno Silvestre ng Maria Aurora. Shout out to God bless you all, God bless Saturno Silvestre,
family. Hallelujah. Kanyang comment, good morning po. Thank you very much at good morning sa iyo kapatid na Violeta at sa inyo lahat dyan. Yes. How are you, my dear sister? Ow, Agustin. Nang City Balanga, Bataan, kaanib po ng Capital Methodist Church. Kumusta kayo dyan? At shout out dyan at God bless you. God bless Agustina family. Palakpakan natin Agustin family. Hallelujah. Praise the Lord. Kanyang comment watching. Thank you very much at watching din sa iyong maganda nakangiti. Nakakinggan yun na ngiti sa iyong picture profile. Hallelujah. Buong taon, yes. Meron tayong ngiti at galak. Purihin natin ang Panginoon. How are you, my dear? Magaling na magluto. Yes. Ating kapatid na Mirna Sanchez, Raparanda Kanay, dyan sa bandang Sydney, Australia. Kumusta kayo dyan ang mga Pilipinos? Kumusta ka dyan ang mga Australianos? At iba ang mga lahi dyan? Kumusta ang buong pamilya? God bless you all. God bless Raparanda Kanay family. Palapakan natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord ang kanyang comment. Blessedly watching from down under. Singing together with you and Sister Jean, Lord, I offer you my life to you. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Napaka-importante at kailangan na kung saan ay nakaalay ang buong buhay natin kay Lord, pati na buong pamilya natin at lahat. Yes. Thank you very much for that singing together. Purihin natin ang Panginoon at araw-araw ay talaga naman aawit tayo. Yes, parang kulang ang buhay kapag wala tayong awit. Yes, purihin natin ang Panginoon. Yes, added comment mo lang sa kapatid na Awa Agustin. Good morning po, Bishop. To your family and ride on a ministry viewers with mukha ng tao na maamo. Hallelujah. Thank you very much. Good morning din sa inyong lahat dyan. At gayon din ang kanyang added comment. Shalom. Yes. Kapayapaan, peace, talna, kapya, kuna na dilogano. Thank you very much. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa bawat pamilya. Kapayapaan sa bawat tao. Yes. Kumusta kayo, kapatid na Melita Celestia ng Talim Island, Binangonan, Rizal. Shaklobid dyan at gayon din sa iminamahal na asawa. Pastora James Ban, Jaime Celestra. At gayon din ang kanyang mga kasama, mga pastor dyan, at gayon din ang kanyang mga mission churches dyan. God bless you all and even the ministry and leadership that you are doing. Hallelujah, praise the Lord, Celestra family. Pagkakuloy ang Panginoon ang kanyang comment, magandang umaga po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Tita Biyaya, ganun din sa mga Karaydon Ministry. Kumusta po kayo? Thank you very much. Magandang umaga rin. Thank you sa iyong pangumusta. Kumusta rin kayo dyan? Yes, kumusta na. Puri ng Panginoon. Malamig po ngayon dito sa Talim Island. Yes. Abot nga hanggang dito yung lamig. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Malamig po dyan sa inyong lugar at ingat po kayo dyan at God bless you more and us all. Thank you very much at gayon din God bless you dyan with emoji ng prayer. Puso, prayer, puso, prayer, puso, prayer, puso, prayer. Mga puso, merong tatlawang stars. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din ang kanyang added comment, emoji ng panalangin. Merong star, malit na star, may star. At merong ribbon na nakasulat, blessed. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Blessed assurance. Yes, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayon din mo lang sa ating kapatid na, kumusta ka na kapatid na Achi? Yes, Marian Anita Pondon, dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas. Mayong adlaw sa tanan, dagang salamat. Kumusta kayo dyan? Kayo ba'y nakabangon na mula sa gupit ng nakalipas na Typhoon Odette? Well, kayong lahat ay patuloy na kung saan ay sinasama sa panalangin. For all of you dyan sa Visayas, Mindanao, and some parts of Luzon. For all of you to be restored, to be protected, to be saved, and even to be provided for sa inyong mga pangailangan. Yes, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Yes, God bless you, Sister Archie, Marinita Pondon, and your family, and even your academic work at the hospital. Yes, medical work, at gayon din ang iyong ministry, Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19.
Tabing alas 7 ng gabi, yes. Bilang isang administrator, puri ng Panginoon, Shadow Binyanar, God bless you all, God bless Pondon family. Ministry and medical work. Hallelujah. Kita ko yung mga uploaded pictures mo sa Facebook at talaga naman, yes, very encouraging. Hallelujah, praise the Lord. Yes, ang kanyang comment, blessed morning at Bishop Lito Tangonan and Ma'am Jean. Ibiyaya at sa lahat ng mga Karaydon ministry. Shower of blessings to all of us. With emoji ng puso. Thank you very much. Blessed morning din at gayon din. God bless you all at gayon din. I-claim na natin, declare na natin na kung saan ay showers of blessings for 2022 sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Merong darating na mga blessings mula sa Panginoon. Yes. Gayon din ang kanyang added comment, God bless sa lahat. Thank you very much at God bless you din lahat dyan. Emoji ng prayer, bulaklak ng sunflower, bulaklak ng gumawela, at gayon din ang gumawela, sunflower, purihin natin ang Panginoon. At ating kapatid na Angie, hindi nawawalan po ng bulaklak. Hallelujah. Gayun din ang ating kapatid na Melita Celestra. Added comment. Yes. Panalangin na kung saan ay may nakasulat na so grateful. Palakpakan natin. Yes, Lord. Hallelujah. Gayun naman sa ating kapatid na Teresita Herman. Added comment. Amen at amen sa Panginoong Diyos with 3 emoji of prayer. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At ganyan mo lang sa ating kapatid na educator. Kumusta ka na kapatid na Diyos ilang makatulbaklig dyan sa Bandang Balanga City, Bataan. At ganyan din, kumusta ang iyong minalalasawa, Reverend Alex Baklig ng Yes, Living Water Medicines, Barangay Kapgabi ng Maribeles, Bataan. Siya tulad dyan at God bless Baklig family and the whole family. Palapakan natin ang Panginoon. Gayun din ang pamilya at ministeryo ng Pastor Ruther Baklin. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin. Amen sa Panginoon. Ang kanyang comment, a blessed Tuesday everyone with emoji ng puso. Thank you very much likewise. Added comment muna sa kanya, blessed family, bishop and family. Yes, with emoji ng puso, prayer. Thank you very much likewise. At gayun din ang kanyang added comment, amen at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kumusta ka na kapatid na Betty Nyo sa Leversosa dyan sa Panailagan City, Isabela? Kumusta kayo na dyan mga Ilocanos? Ibanag, Itawis at lahat pa ng mga salita dyan sa Batang Cagayan Valley? Particular dyan sa Ilagan City, Isabela, nandyan sa Provincial Capital of Isabela? Puri ng Panginoon, God bless you all. God bless you sa Leversosa family. Kanyang comment, amen sa Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. Gayun din mo lang sa ating kapatid na kumaring Lenin Alsaga ng Malabon City, Metro Manila. Siya talabad yan at God bless Alsaga family. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, good morning po sa lahat. God bless. Thank you very much. Good morning din at God bless you all dyan. Gayun din mo lang sa ating kapatid na how are you my dear Joel Bishop at Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Medicinal Conference ang Pilipinas sa Kabasi dyan sa Bandang Charsobeli Highway, Christian Values School along Aguinaldo Highway ng Sito Bacor, Cavite. Shadow Regional, God bless you all. God bless Lapitan family and your ministry and leadership. Ang kanyang comment, Happy New Year mga Karaydon. Thank you very much. Gayun din sa lahat po sa inyo dyan. At gayun din kanyang added comment, yes, amen, because we have a living God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayun din ang kanyang added comment, panghawakan ng mga katagang galing sa Diyos na nagpapalakas ng ating pananampalataya. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din ang kanyang added comment, walang imposible sa Diyos na ating kinikilala bilang ating tagapagligtas. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Gayun din. Gayun din mula sa ating kapatid na Gina Saturno. How are you my dear kapatid na Gina Jan sa bandang Maria Aurora, kaani po na Maria Aurora Melody Church. Kumusta na kayo dyan? Kumusta ang work mo? Kumusta ang family? God bless you all. God bless Saturno family. Hallelujah. Praise the Lord.
ang kanyang comment ay emoji ng prayer. Hallelujah. Gayun din pala sa ating kapatid Rejol Bishop Joey Labitang. Added comment, eternal salvation ang kanyang ipinagkakalob sa ating lahat. Thanks po sa inyong napakayang mensahe sa umagang ito sa aming lahat. More wisdom ang aking prayer for your ministry. Hallelujah. To God be the glory. Kodos po rin natin ang Panginoon. Gayun din ang added comment ng ating batid na Regional Bishop Joel Lapitan. Amen at amen. Palapakan natin ang Panginoon ng tumataginting at dumadagundong. Hallelujah. Added comment po na sa ating batid na George Rose Evangelista Sullivan. Amen at amen. God bless us all po. Thank you very much with emoji ng puso prayer. Yes, at gayun din po na sa ating kapatid na how are you, my dear Imelda Apostol ng Dinalupihan Bataan. Shout out to at God bless Apostol Family, purihin natin ang Panginoon. Ang ganda po ng apelyedo, Apostol. Hallelujah, praise the Lord. Kanyang comment, good morning po, Bishop. Isang mapagpalang umaga po. Happy New Year po. Thank you very much. At gayon din, good morning at mapagpalang umaga sa inyo lahat dyan at Happy New Year din sa iyo. Sa inyo lahat at sa ating lahat. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din mula sa ating kapatid na Diconis Merlin Sebastian ng National ang Pilipinas Kalinga bilang program director at gayon din tubong bungabong Nueva Ecija at gayon din ang kanyang destino Solid for Christ Methodist Church Santa Rosa Nueva Ecija sa Trobigyan at God bless your God bless Sebastian family and even your ministry and leadership. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment, magandang buhay po mga karaydoon. Blessings. Yes. Thank you very much. Magandang buhay din at blessing. Paalapakan natin ang Panginoon. May darating ng blessing sa bawat isa. Hallelujah. At gayon din pala sa ating kapatid na Amelita Celeste added comment, gagawa ang Diyos ng daan sa buhay mo. Pagkilos niya ay mahiwaga. Sa atin may layunin siya. Siya ay aking gabay. Ang kasama't karamay, pag-ibig niya at kalakasan bawat araw man, siya ay aking gabay with emoji ng prayer. Puso prayer, sabihin natin, hallelujah, I like that, hallelujah, praise the Lord, amen at amen sa Panginoon. Kaya niya added comment po lang sa kapatid, nito ko ni Merlin na Sebastian, mga ka-ride on, purihin po natin ang Panginoon na karaos na po. Anak ko, sa pagsisilang ng isang balusog na sanggol, salamat po sa inyong mga panalangin. Welcome, palapakan naman natin ang Panginoon. Congratulations Sebastian family at gayon din sa pamilya ng iyong minamahal na anak sa isang maganda, cute, adorable na bagong silang na baby na biyaya ng Panginoon sa pamilya. Palapakan natin. Hallelujah. And that we claim and we declare a good health and wellness para po sa baby ito at gayon din sa bawat isa sa inyo at gayon din for a good future ng sanggol na yan. Hallelujah. Praise the Lord in the mighty name of Jesus. Congratulations. Palapakan natin mo. At gayon din ang kanyang added comment, papuri ay sa Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Gayon din added comment ng kapatid Imelda Apostol, pakipanalangin ang anak ko, Bishop, nasa ospital. Naway tuloy-tuloy na po na hindi na siya mag-spotting. O aming Ama at aming Diyos, narito po ang pagmamahal, malasakit ng isang ina. Imelda Apostol, sa kanyang minamahal na anak na nasa pagamutan, Panginoon. Umaasa kami, Panginoong Diyos, ng kanyang anak sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ay matigil, Panginoon, ang mga ispating. At gayon din mapagpala at maging matibay, maayos ang kanyang kalusugan. At gayon din, Panginoon, ang kanyang dinadala na sanggol sa kanyang sinapupunan. Kapwa sila, O Diyos, na naingatan na pagpapala. Na malusog ang kanyang kalalagayan at pangatawan at kalusugan, Panginoon. Upang sa darating na panahon na kanyang panganganak, O Diyos, ay maisilang na malwalhati. At mapagpala, Panginoon, pagpalain mo ang pagamutan. Pagpalain niyo lahat po ng kanilang mga ginagawa at gayon din ang mga medical frontliners. In Jesus' name, panalangin namin and we claim and we declare, O Diyos, pinakamabuti, pinakamainam para po sa anak ng kapatid na Imelda Apostol at gayon din sa baby na sa kanyang sinapupunan and the whole family of Apostol.
In the mighty name of Jesus, ito ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen sa Panginoon. Gayun din ating comment po na sa kapatid na Augustine. Yes, Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. At gayun din ang mula sa ating kapatid na Governor B. Bilma Domingo dyan sa bandang yes, Pansol, di naman Quezon City, Metro Manila. Kaanib po ng Pansol Medisir sa Lubidyan. At God bless you all. God bless Domingo Pangoli. Ang kanyang comment, amen, yes. At gayon din ang kanyang added comments, sama niyo po sa panalangin. Bibat family po sa Cebu, nasalanta sila ng bagyong Odette po na maging maayos na po kalagayan nila, magkaroon na ng kuryente, tubig po, maayos na kalagayan ng ni Nore at ang tatay ko po. Salamat po, Bishop, sa patuloy niyong panalangin. O aming Ama at aming Diyos, amin pong isinasamo nitong prayer request at panalangin ng kapatid na Bilma Domingo para po, Panginoon, sa Bibat family, Panginoon, diyan sa bandang Cebu, Visayas, na isa sila, Panginoon, sa sinalanta ng bagyong Odette. Umaasa kami, Panginoon, na makapanumbalik ang maayos na kalagayan po ng kuryente at gayon din ng tubig at gayon din ang iyong pag-iingat, ang iyong pagliligtas at gayon din ang pagbangon sa kanila at gayon din ang matugunan po ang kanilang mga pangailangan. Marapatin niyo, Panginoong Diyos, at maging sila na mga iba pa na affected ng audit typhoons sa Visayas, Mindanao at gayon din sa ibang lugar sa Luzon. The same prayer para po sa kanila, Panginoong Diyos. At pairugan mo, yes, makapangyayari, Panginoon, ng dahil sa iyo. Hallelujah. At gayon din ang magiging maayos na kalagayan po ng kapatid na Nore Bibat at ang tatay ng kapatid na, yes, Bilma Domingo, na mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga kalusugan at gayon din ang kanilang pangatawan tungo sa kanilang lubos na kagalingan. Bless the whole family of Bibat at gayon din ang bawat isa sa kanila. And all the families being affected by this past Odette typhoon. In Jesus' name we pray, amen at amen sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga comments na inyo pong ipinarating sa impilan ng Wide On Ministry. Puri ang Panginoon, gayon din sa mga comment pa na darating pagkatapos po ng live streaming at gayon din ang presence ng bawat isa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Recognize natin ang presence ng ating kapatid na yes, Annalisa Tomas. Diyan sa bandang Maryland, USA, sa Lubidyan. At God bless you all. God bless Thomas family and your work and your extracurricular activities. Purihin natin, paingat kayo dyan. At gayon din recognize natin ang presence ng ating kapatid na yes, kapatid na Nelia Ramones Medjana, diyan sa bandang London, United Kingdom, sa Lubidyan. At God bless Ramones Medjana family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang ating kapatid na yes, Tito Carson Navarro dyan sa bandang yes, Balanga City, Bataans. At lubi dyan ang God bless Navarro family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang kapatid na Lena Christian, siya yung kapatid na Nelia Ramones Medjana, yes, ng London, United Kingdom. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, kayo din ang ating kapatid na Brother Ernel Arcangel Felix dyan sa bandang USA. Shout out to Bijan at God bless Felix family and even your academic work. At kayo din ang iyong mapaglakbay ng mga gawain. Hallelujah, praise the Lord. Kayo din ang ating kapatid na Nelda Nunan dyan sa bandang USA. Shout out to Bijan at God bless Nunan family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayun yung kapatid na Minerva de la Cruz dyan sa bandang Calaca, Batangas, sa Rubidyan at Galvez de la Cruz family. Purihin natin ang ating Panginoon at gayon din sa lahat pa na kung saan ay makikibahagi sa episode na ito. After this live streaming dyan sa bandang Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba pang mga dako, God bless you all at patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon Diyos. Shout out to Lord dyan. Hallelujah, praise the Lord.
May we enjoy the whole day. Yes, at gayon din ang blessing natin pong i-take na sa ating hapagkainan. Yes, tayo nakalimot na magpasalamat at gayon din ang mga pinanggalingan ng mga pagkain na ito na kanyang kinasangkapan. Hallelujah at praise the Lord at gayon din akong san sa mga darating pang mga araw na maging handa tayo lagi na maging matagumpay ang lahat po ng ating haharapin na mga pananagutan, responsibilidad at paglilingkod at mga ministeryo. Hallelujah at praise the Lord. May the Lord Jesus Christ be with us always. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang papaalam po sa bawat sa ating mula episode 671 tungo sa marami pang episode mula Lunes hanggang Sabado alas 9 umaga, samantalang araw po ng Linggo alas 10 ng umaga. Yes, salamat po sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon Jesus at gayon din ang Holy Spirit, ang Diyos Ama, at gayon din ang nag-iisang Diyos na hayag sa tatlong persona, ang mga angels ng Panginoon, ang buong kalangitan, buong kaharian ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Babay po sa bawat isa atin at sa muling pagkikita. Hallelujah!